We're live. Good evening, guys. Hi. Parc here. With me, my co-host. Hi guys. It's Rommmel from the workshop group. Hello, guys. Hello. Wow. Shout out ka muna, brother. Habang lang, no? Hello. Shout out nga pala sa mga manunood namin ngayon. And first, dun sa mga nanonood from the Philippines muna, from Bacolod, kila Ma'am Odi, from Cavite, nandyan si Marvin, si Franco, uy, si Sir Adrian, then from Tacloban and Cebu, magandang gabi po sa inyo. Then from sa ibang bansa naman, so from Taiwan, meron din tayo sila Sir Gart, sila Sir March. Uy, ga. Sila Kuya, diba, ano sila Kuya Mansky. Di ba sikat yan, yung ga? Ay, oo, medyo sikat yan eh. Oo. Mahilig nga yan kumain doon sa parang isang restaurant doon sa Kaohsiung eh. Saan doon yun? Anong restaurant? Doon sa, parang most lucky guy, parang ganun. Tama-tama nga yung name eh, most lucky guy. Oo, nagte-trending yan ah, di ba? Trend na trend talaga. Hello, guys. Yep. Sige, sino pa? Sige. Then, ayan, si Sir Ryan from Pampanga. Good evening. Then, si Ma'am Annabelle. Hello, good evening po. Good evening, ma'am. At saka ito, si Sir D. Maraming salamat po sa pag-join. Oy. Maraming po salamat. Thanks, guys, for the support. Uy. Mukhang masaya tong gabi na to, ah. Yep, anyway, medyo bago tayo na tayo ng padami. Oo nga. Pero bago tayo magsimula, I have to clear something. Hindi ho kami kakanta. Hindi kami sasayaw. Huwag kayong magre-request. At magchichismisan lang tayo ngayong gabi. Yep, medyo konting chismisan lang po tayo. Konting updates with our group. Then, for the our future plans para sa mga students. Yun po. Ganado si ano, si Marcelo, English ng English. Ay, syempre nagkaroon tayo ng bagong work. Alam mo na, kailangan muna nating magtrabaho. Ganun. So, guys, tonight we'll be talking about the status of the workshop group online and the whole group, kung anong nangyayari and why it took us a while before we went online. So, we're gonna give you an update kung anong mga plano natin. Then, after that, we'll talk more things kung ano pa ang mga projects na gagawin ng the workshop group. So, yes. Now, let's start muna kay Rommmel. Rommmel, musta na buhay? At it's been a while na last time I saw you. Kailan ba ba? A month ago? May naman. Nakita tayo. Buhay ka pa, so I guess wala kang sakit, no? Wala, malinis tayo. Medyo na-quarantine lang ako dito sa Pasig ng 14 days. You have to tell them the story. Medyo umaaccent, sorry guys ha, Paki-explain nga ba, guys, kaya may accent to siya kasi ang mga client niya ngayon puro mga Australian, so meron na rin siyang Australian accent. Yeah, sorry. Mayun, so far, so syempre medyo nahirapan during the pandemic, nahinto yung events. By the way, I'm a freelance wedding photographer pala. So, medyo umasa pa rin ako na makakabalik. However, habang tumatagal, medyo hindi naging ganun kadali. So, I need to find Should I change the music? Kailangan ko ba palitan ng mas malungkot na music to? Wag mo nang palitan ng mas malungkot na music. Wag naman. Ayun. So, syempre, medyo kumapit tayo. Kaya naghanap muna ako ng ibang pagkakitaan. So,
nagtinda ng mga sari-saring food, ganyan, nag-deliver ng mga kung ano-ano. So, syempre, ginawa ko din yung mga Transportify, Shop, Mr. Speedy, yan, Grab. Then, eventually, bumalik ulit ako sa, ano, sa field ko, sa telecoms, and fortunately, nakakuha naman ako ng trabaho. Shoutout pa nga pala doon sa mga bago kong katrabaho. Sana maregular tayo. Yun. Yun. So far, I'm working full-time sa telecoms ngayon. Ganon. Yun. Eh, ikaw, kumusta ka? Ikaw, kumusta ka naman, Parc? Sound check. Check, yes. Check. Sound yon, check. Bumalik. Yon. All right. Bumalik si Sir Parc. Yes. Hello, hello, hello. Pinakaba ko nito. Sorry, thanks, ito live eh. Kaya medyo may konting technical difficulty. Oh, that's yon. True. Yon, so. All right. I'm back. Hi. Sorry for that. Okay na, Mel? Can you hear me? Yes, okay na. Yes. It's good. Yeah. Yeah, it's actually your background music that manon. Yun yung nakasira. okay. So I'm removing it. Okay. Hi guys, I'm back. I'm sorry for that. Okay. Sala ba tayo? Yes, ikaw naman ang tatalungin namin. Kamusta ka during the pandemic? I'm good. Yung nga lang, during the lockdown, well, syempre wala ka naman mapuntahan. So every day nandito lang sa bahay, we try to concentrate on ayun, naging designated cook. Yun yung naging role ko. Tapos other than that, wala, family man, ito pumapayat. Ikaw? Pumapayat lalo eh, wala nang makain. Lahat yata. Anyway, regarding your story a while ago, so the whole group, like your group, Fiatlux. So anyway yeah. Guys, if you don't know what is Fiatlux, that's yung subgroup ni Rommmel who handles wedding and events. So I noticed that most of them are on, ano na, nag-shift talaga, nag-transition to business. So more in the food business, I guess, no? And one, yes, of them is yung mukhang na-try natin eh. Yeah, I think, sino nga ba yung na-try natin? Alam ko, masarap yun eh. Maria Gracias, yan. Shoutout nga po pala sa Maria Gracias. Baka naman po. Pero masarap yun. Nugutom pa naman ako ngayon. Ayun, so Rommmel, you handle the chat. Ah. I'm not looking the chat kasi nag-overload ang system ko dito. Ah. Mm-hmm. Nasa akin yung audio. Guys, if you have some questions, actually, kukuha kami ng mga 5 questions. Then we'll try to answer it later once na siguro may provide namin yung updates with the workshop group. Then sabihin namin sa inyo yung mga answers namin regarding sa mga question nyo. Siguro, any questions under the sun? Wag lang masyadong private. Why under the sun? Don't do that. At PG-13 tayo. At tayo ko lang under the sun. At masakit sa ulo yan. Ayun. So, I guess, okay naman tayo with the updates. Some of our organizers from different areas, medyo nag ano muna kami na talagang slang na slang ka talaga, hindi na nila yung pagka Australiano mo na, wow, koting ano, koting batak sa dila, bawe. Ayun, yung ibang kasama natin from iba nating organizers sa ibang lugar, medyo nag transition muna sila from photography, they venture out sa ibang business muna, like food and deliveries, mga ganyan. Yun muna ang kanilang inasikaso so far. So, I guess that's it for the our team updates. So, siguro, let's go to dun sa ano natin. Ano sa na? Update. Nagmamadali ka. Yun mo muna. Greet mo muna yung mga sumali muna. So, shout out to Gary Tunak. Oh, nice to see you, yep, bro. Thanks for the support. Joshua, ang anak si ni Rommmel. Si Pastor. Pastor, idol. Shout out sa iyo. Kay Ma'am Odi, hello. Hello po, good evening, ma'am. Hello po.
then let's check. Yan. Oh. Sir, Ayoko magbasa ng chat. Ikaw, you do reading ng chat. Kasi pag binabasa ko, nawawala ako sa thread of thought. At saka natatawa ako sa mga, guys, question lang. Ako ba ang gusto nyong interviewin ngayong gabi o si Rommmel? So, let's see nala kung sino mas maraming, mas maraming magpo-post, ha? Shout out to Don Dexter de Gea. Nice to see you. And Dennis Belen. Sila Sir Dex. Yeah. Yan, then. Sino pa ba? Sila Sir Dolpo from Taiwan. Hi, sir. Hello po. Hello. Yan, then. Sino pa ba ang mga sumali sa atin? So, yeah. Try to finish the I'll go to the next topic. Sir Adrian. Hello, Sir Adrian. Good evening po. Sir Paul. Good evening, sir. Paul who? Paul Lazaro. Lazaro. Sir Paul, yeah. Yan. So, if you have questions, feel free to chat lang po. Para babalikan na lang namin later. We'll try to answer all the questions there. Okay. What's the topic tonight? All right. First of all, let's talk about the team status. How's everyone's doing, especially the workshop group online. Ano mga pinagagawa? Well, everyone's busy right now and everyone's doing their own thing. Well, trying to survive. Now, on my part, I've been trying to set the group na magkaroon ng project for this type of kasi right now ang nangyayari kasi sa atin we cannot just do the same workshop na ginagawa natin before. So ang ginagawa natin is to create ang transition to going online na talaga, which is we've been requested ang tagal na may ni-request sa atin ganito Rommmel to do online workshop, but ang problem before, our module was not designed to handle online workshops. So ang gagawin natin ngayon, we've been doing we're actually revising the whole module. Yung ginagawa namin. So yun yung namin. So yun, so for now we're around 85% to 90% done kasi we're done with the technical stuff. We've been doing the face test na. The face test kasi kaya if you've been noticing, I've been posting yung parang mga status, yung mga updates ng the workshop group. We've been trying to test all the platforms like kung ano yung magandang platform like Zoom. Rami namin tinese. So one of them, Webex, we've been doing that. Tapos, tinry rin natin to cater all types of clients. Like, let's say our client or our student doesn't have a computer. But let's say iPad lang gamit niya or phone, could we cater that? Let's say we don't have the proper internet. So, ganun pa rin. Inaayos rin natin yun. So, yun yung mga factors. So, that's why until now, we're not yet done kasi as planned with pinag-usapan namin na sa group, we'll only offer this once talagang proper na 100% done na lahat yung namin. We're basically well prepared na kami dito sa workshop. Pero I think Rommmel, we have a target date, right? Yes. So most likely ang nakikita natin parang last week of July makapag-release kami ng the basic workshop, which is yung sa mga naka-attend na ng workshop ni Parc, yun yung day 2 ng portraits workshop namin. And then dun sa mga ibang hindi pa nakaka-attend, it will focus dun sa post-processing ng mga photos. So, alright, so just to go to details there, mangyayari kasi we can't do the actual portrait workshop anymore online since kasi nga it includes shooting. So since
mahirap magdala ng model dito sa bahay. So yes, hindi ako kahit kahit siguro dalhin ko kay Rommmel, hindi rin ho kawawa naman ho yung model ko dadalhin natin doon. Wag naman ganoon. Bawal dito. So ang plano is to offer you the workflow, which is the post-processing side. Now, yes, the nice thing here, we try to create two types of workshop now. We have the basic and advanced workshop now. The basic is your normal, yung second day workshop na ino-offer namin. Now, yes, it's designed to teach students na talaga zero knowledge into siguro intermediate. Now, yun yung, that's for the basic. Now, we're also coming up with a new workshop, which is the advanced workshop. Now, the difference between the basic and advanced is, now, since you know the tools already, sa advanced, let's say we're talking about color grading, I'll be teaching you how to use the color grading in different types of scenarios. So marami kang photo. So I'll be doing different formulas on color grading. So mas more an application. So that's why, if you want to attend the advanced, ang prerequisite nito, you should have attended my basic. Or you have at least a basic know-how on the tools na ginagamit ko. Once you know that, pwede kang mag-advance agad. Yun. Yes. Kasi bagka nag-advance ka agad without knowing the basic principles of Photoshop, baka maiwan. Baka ganun ang mangyari. Wala ka rin ganong matutunan. But at the same time, ganun rin nga. Ang plano rin namin, wala naman. Kumbaga, if you're gonna pay for something, we'll make sure that hindi naman kayo uwing taluhan or lugi. So, we'll try to conceptualize rin namin how to do yung pang after, yung mga support after the workshop, para at least pwede namin tutukan pa rin kayo after the workshop. Yun naman ang plano ni namin ng grupo. Yes, so most likely after the workshop, you can PM me directly or send an email na lang kay Sir Parc para kung may mga questions kayo regarding to sa napag-usapan do sa workshop. Pwede naman 'yon. Wag lang yung mga oras na mga natutulog, syempre hindi namin agad kayo masasagot. Mga kinabukasan na 'yon, parang ganoon. Pero yun nga, tapos the one thing about this workshop na going online, ang advantage net now, we could reach a wider market. So aside from domestic, we could now target different international areas na, like, so dito na maririnig maging English na talaga si Rommmel kasi wag naman, we plan to accept foreign students there, so yun so makikita, pahihirapan natin si Rommmel Ford. Wag naman. So regarding with the workshop naman, if ever na mag-join po kayo, it's not totally the actual workshop itself na pinapanood nyo lang. We will be giving some soft copy rin nung ating napag-usapan para time to time pwede rin kayo may reviewin. Parang ganon. Kasi mahirap naman na on the spot biglang technically talaga may mga makakalimutan ka. So pwede pa rin naman kayo mag-review time to time kasi magbibigay din naman kami ng mga handouts. Ganon. Lloyd umali daw. May Lloyd umali. Kaya ayoko nung... Huwag mo tatanggalin yung sombrero mo at baka mapakanta tayo. Huwag ganun. Loko kayo. Ha? Nasa Facebook yun. Mamaya. Sino pa humihira? Si Dex, Franco ang humirit eh. Hindi. Sila Dennis at sila Dexter ang maimpakanaan yan. At wala... May question daw sila pero mamaya na. Mamaya na yung mga question niya. Mamaya tayo magchichismis, magtatrabaho muna kami. Tapos mamaya doon tayo magsasagutin ko lahat ng mga tanong niyo. Yan. Yan. Sis, batong-bato na rin kayo. Ngayon, Sir Roy, thank you very much din as well. Sige po, we'll give you more details. Yeah, Sir Roy, ito mas magandang offer. Hindi lang kayo kailangan umalis ng bahay. Papapuntahin ko pa si Rommmel dyan sa bahay niyo. Wag na bang ganun? Wag na, hindi nga pa ako pumapasok sa office eh.
Joshua, wag kang ganyan. Mas magaling kang mag-English, pastor. All right. So that's right, a lot. So we have the basic advanced workflow. Now, we also have a new project called Parc here, which is my own channel now. Well, the reason why I came up with that channel is because it's a hobby. It's not really nothing. It's not a fad. Hindi ako sumabay sa uso. It's just, ano, parang yung nangyari sa akin sa photography, nabato lang ho ako kaya nag-photography ako. Ngayon, naging vlogger na ako. Vlogger, yeah. Vlogger. The word. Vlogger. Okay, let's make it, ano, content creator. Ano, diba? Yeah, content creator. Now, so, don't forget to like and follow yung page. Hindi pa, mayayon na. Now, maybe you're wondering ano yung mga topics or what am I gonna do with Parc here channel? Well, everyone who's close to me, lalo na mga friends ko dyan, na parang ako ang ginagawang hotline pag may problema sa internet at kahit anong problemas, like may sira mga PlayStation. Ako naman ang tawag. So, part of, kasi siguro probably you don't know, aside from being a photographer, I'm a nerd. So basically, I tweak things, I play around with electronic gadgets, so I know computers. Now, I'll be discussing gaming, game review, computer stuff, how, so gawa tayong mga build. So unboxing, so syempre unboxing, maganda kung may ma-unbox, so nakadepende yan kung may mga gusto magpadala dito, di ba? At saka medyo anuhin mo naman yung pag-unbox mo. Medyo wag masyadong hard ang unboxing, ha? Ano yung... Alam ko mag-comment dyan. Mamaya mapaaway na naman. Ang aga-aga. For pilot episode pa lang po natin, may kaaway na ho kami. So, I'll be discussing cars since I love cars too. So, then mga tech stuff. Then other than that, I don't, sabi ko nga, I might, pag nabato lalo at hindi makalabas ng bahay, baka malay nyo, magluto na rin ako online. So marami akong gawain ho ng ano, mga nababato sa bahay ho. Yun. So, future plans natin. Actually, we're targeting, I'll give you yung pinaka goal ng the group, the workshop group online. Okay, ang goal kasi namin is to teach people now. Now, we noticed that majority of people who doesn't have a job, ang ginagawa nila more on mga freelance online. So, yes. I'll give a good example would be Rommmel, kasi like si Rommmel, is sometimes, kung nagsaside lang yan sometimes, he gets project online. Nagpa-process siya, he earns money there. So, now, yun yung gusto kong impart sa mga ibang estudyante na if I could teach you how to do process, you could actually earn. Kasi may mga ganung ano eh, no? Rommmel, I'm not really familiar with, kasi ikaw yung nag-try ng ganun. So, could you tell more about it? Yes, nagpa-process din ako ng ibang photo sa online, like Upwork, and meron din sa online.ph, then online Filipino freelancers. Makakakuha tayo ng mga project-based jobs there na nagpapa-edit. Ang madalas na pinapa-edit is yung mga real estate. Marami kasing photographers or mga may websites sa abroad na kailangan nila ng mga editor. So, ayun, nakakuha ako ng mga project-based from them. Then after the project, they'll pay you naman ng mas maganda. You wanna share how much normally, an average, how much would they earn? Kunyari, let's say they try to get a project online. For me, roughly mga around for 3 days. Mga $50 yon na nakakuha ko ng project na $50. Pero hindi naman, tapos hindi mo kami pinakain nila, tapos hindi mo man nakuha ang pakainin kami nila Maki or nila Rommmel, $50 per day ka. Paano naman tayo kakain? Nasa bahay nga lang tayo, ikaw naman. At saka, alam mo na, ayun. See, ayun English na talaga si Rommmel Marcelo, nagbago na talaga. Social na siya.
Maki, if you're hearing, paki-sabi nga yung mga words ni Rommmel diyan, paki-lagay mo nila sa chat, di ba? Wag naman ganoon, wag naman. And then, medyo formal naman tayo ng konti, kaya medyo na ano tayo, napapa na-excite tayo ng konti ba, parang ganoon. So, shout out to Rommmel Aranya sa from Abu Dhabi. Yes. My good friend from Abu Dhabi, si Rommmel. How are you? Musta mga kapatid natin diyan? Balbasarado na ba kayo? Alam mo Rommmel, ganito natin. Sa every time may mag-chat, and kung tiga saan siya, i-greet mo sila sa native language nila. Huwag naman ganun. Mahihirapan tayo niyan. Hindi ako matunong magsalita ng ibang mga language. Yan. Kuripat ka daw, sabi ng asawa mo. Ay! Shoutout nga pala dun sa aking boss. Ayan, si Miss Rhea. Kung may order kayo ng Maria Gracias, PM nyo lang siya. Yan. Shoutout to RJ De Guzman, my car by audio installer. No, definitely. Ooh, hello, sir. RJ, definitely I'll be talking about car audio too. So kung ano yung mga natutunan ko sa'yo, I'll be also sharing that kasi marami ring interesado kasi mag-setup ng mga car audio. So I'll be sharing your setup, like yung Kisu. So yun yung mga topics rin natin in the coming months. And baka syempre yung iba sa mga gusto mag-setup ng ilaw, tingnan niyo naman ang setup ng ilaw ng ni Sir Parc ngayon. Tingnan mo naman. Wag mo lang tanongin kung gaano kahirap. Tingnan mo naman, setup pa lang ng pang-vlog 'yan. Ang ganda ano yan, ganda. Pops, alam mo, inspired tayo. Ito. 107.5 Wish. Yeah. So kakanta ka na mamaya. No. Wala. Pinagkait sa atin yun. Hindi. Dinadaan lang natin sa mic yung ganda ng boses. Pero wala tayong tono. Ayun si Sir Ton. Good evening po. Sir Rick Jason De Guzman. Good evening. Guys, just update. I think we have a 10-second delay on our feed. So talaga, whenever we read your chat, so give us 10 seconds to reply. Yes. Yun. Type your question just sa chat box para mamaya sagutin natin yung isa-isa. Huwag lang masyadong mahirap yung tanong. So, nasaan na ba tayo, Rommmel? So, we're done with all the updates. So, we already explained kung ano yung purpose natin. So, we already told them yung ano, no? Yung target date natin, right? Yes. Now, for the fee, guys, don't worry. It's gonna be, again, cheap, dirt cheap. We normally, you know us, we've been offering workshop na bang for the box na really worth it. So, ang gagawin namin dito, we're not gonna offer that too high. It's gonna, we'll make sure na nasulit. Now, aside from that pala, aside from doing the workshop, yung sa park here, I plan to share once in a while yung mga parang mga post-processing tips and tricks there. So I'll be sharing there for free. It's free. So tuturo ko lang doon. Yun. Yep, so i-post niya din yung sa kanyang YouTube channel. So shout out sa aking pamangkin, MJ Loyola. Nice to see you here. Tagalan, long time. Hi, Sir Salvatore Vita. Hoy, Kuya Eric. Hello, Kuya Eric. Good evening. See you soon. Si Kuya Eric pala, isa sa may-ari ng events group. Silang Blessings and Beginnings. So, if you have events, pwede nyo silang kontakin para i-arrange yung event nyo. Yan. Pero balikan natin yung mabalikan natin yung masarap na kainan doon sa Taiwan. Let's talk about that. I'm really curious about that kasi alam ko nag-trending yun eh. Si Gaba may-ari doon? Actually, napakadalas niyang kumain doon. Hindi ko nga alam. Nakakain ba tayo doon? Dalawang beses na tayong pinakain doon eh. Kasi pag kumakain tayo doon, lagi tayo sa taas.
Oh. Tapos parang hindi tayo naiistorbo eh. Parang ganun eh. Masaya naman ah. Diba may privacy yung sa taas? Sobrang saya. Kasi walang umakyat. Pag umakyat doon na customer ko, wala nang akyat na iba. Lalo pag kasama mo si Marks. Oh, yun crap. Talaga yun eh. Mayores no? Mayores. Mayores yan. Sa kautsyong. Kautsyong ba yun? Kautsyong. Kautsyong. Yung pang dapat yan nahalikan eh, no? dapat yan. Uy, shoutout pala kay Sir Borge Mineses. Maraming uy, salamat po. Uy, Sir Borge. Aking partner in crime, yes, boy Borge. Pa. Borge, po, Sir nagbagong, Borge. Nagbagong career na ako. Pare, pwede ka na. Uy, Rommmel, I think... Yes. Mukhang alam ko na ang next isa sa mga magiging guest natin dito. Yes. Kung gusto mo marinig ang mga misadventure namin ng aking partner. By the way guys, Borge Meneses is one of my original partner in photography. So yan yung mga kasama ko nung nagsisimula pa lang kami magturo. Yan yung mga hari ng mga ilaw. Diyan ako natuto. Yes. Diyan. Sir Borge is one of the photographers of FHM pala. Yan rin. Diyan rin ako natuto. Kay Sir Borge. Hey, Borge. Wag mo na. Kay Sir Borge yan. Sobrang bangis si Sir Borge. Wag kayo. Kung meron akong bala sa inyo, wag kayong magpakita dito sa chat. At naaalala ko lang mga... Ayun, hey, good evening po, Sir EJ Bagtas from Nikon. Good evening, sir. Good evening. Nasa Nikon pa rin ba siya? I guess, kasi Nikon ba yung kanyang profile picture. Oh, okay. Sir EJ, good evening, Sir EJ. EJ, nice to see you here. Thanks for the support, brother. Yeah, salamat po. Sir Borge Meneses left the group dalaw. Huwag ka muna umulis, Borge. Marami pa tayong pagkakwentuhan. Pero we'll schedule that on a different day. But definitely, yes, people would love to hear our story. Yung mga biyahe natin, mga shoot natin, yung mga palpak natin sa buhay. So that would be one heck of a chat. Sige. Uy, si Sir Sam. Sir Sam from Bicol. Good evening po. Uy, Sir po. Sam. Thank you po sa pag-join. Pogi yan, Paps. Parang ano rin yan. Ano yan? Parang ano ba? Parang sigari niya ng ano. Ng, ano gari ba ng Bicol yan? Bicol yan. Harin ng Bicol. Looking forward, Sir Sam, dyan sa Bicol. Pagka nag-normal siguro, let's work again yung Bicol portraits. Ayun. Then... our next topic. So, tuloy na natin 'to, masaya 'to eh. Mas gusto ko binabasag yung mga guests, yung mga ano, mga nagchat-chat eh. Nakakagulat yung ating mga manonood. Una si Sir Joe Galyan. And Sir Joe. Tapos si Sir Borge. Sir Joe, thanks for the support, brother. You're one for next guest na no. I don't know which episode, but Rommmel would handle that. Yeah, I'll contact you, Sir Joe. Then, shoutout pala kay Sir Rommmel Cruz. Yes! Strong words daw. Strong words daw. I guess daw. Huwag kang mag-alala, Sir Rommmel. May imbitahan ka. At pag na-interview ka dito, alam mo na. Ayun, Sir Ton, regarding with the online workshop, Na-distract ako sa sinabi ni Borge. Pwede ba magkwento? Wala kang ikikwento. Ako ang may mikropono. You shut up. medyo maganda siguro magiging tandem nyo pagka nagkausap kayo. Kumbaga, based on any experience in photography, yung Borge and Parc na, no? Yan yung best experience, yes, na. So, it's a fun ang, time. Yun ang hindi alam ng iba na mga new photographers na you and Sir Borge is tandem dati. Ah, tandem. Ano yan? Mga mag-shota kami. Shota. Yeah. Yun nga lang. Ano yan? Wala.
Di na, ayoko, lalaglag rin ako dyan. Wag na. Okay na. So, ilaline up natin sila Sir Board, sila Sir Joe, siyempre si Sir Rommmel Cruz. Yun, kailangan siya, na dyan si Sir Rommmel. We also, we also plan to invite Rommmel Cruz, no? Kasi yes, sino man namang ayaw mag-invite ng sexy shooter sexy dito shooter sa, no, sa show na to. Of course. Anong mga balak mong tanungin sa ano? Mga balak ko itanong kay Sir Rommmel Cruz, after ba ng shoot, hindi mo ba kinukuha yung mga contact number, mga ganoon, ganyan? Hindi ka ba nagpapadala ng ano nga ba tawag doon, yung rechoko? Uy, kuchoko? Alam ko, nagdala na rin ako ng rechoko eh. Makwento nga natin yun. Ngayon lang na nun, bumiyahe ko. Saan ba tayo bumiyahe nun? Taiwan. Okay po. Meron ko kasi kaming kaibigan. Ano siya, galante ho, mahilig mamigay ng pagkain. Yun nga ho, yung sa from Manila going to Taiwan, since kami ni Rommmel yung babiyahe, nakisuyo, ipadalin daw namin sa Taiwan. Okay naman, hindi naman ho namin alam kung ano yung dadalin. Nung dinala ko sa amin, ang itsura ho nung pinadala sa amin, parang lata ng pintura, ganun kalalaki. So imagine yes, nyo, ba ako ma-hold? Imagine, naglalakad sa airport, nakakala mo nagpipintura kami ng airport. Yan yung itsura ho namin. Uy, nag-comment, Sir Ton, most likely pala, just to interrupt lang, sige, I'll PM you the details regarding kung how much and kailan po yung exact date. I-PM ko po kayo, Sir Ton, para mabigyan ko rin po kayo ng right answer po dyan. Ayun. Talaga, so, let's go back to Sir Rommmel. Ganon. Panay English mo talaga, Rommmel, no? Hindi naman. Ikaw naman. Huwag kang ganon. Ano, huwag ka lang. Ikaw nag-i-English, hindi ako. May gustong mag-request si Sir EJ. Parang gusto daw niya landscape sexy shoot daw. Ganon daw? Ganon? Landscape sexy shoot daw ang gusto ni Sir EJ. Ayan. Pakita mo rin ako. EJ, ha? Ang lakas mo mabasag, ha? EJ, huwag kang ganyan. Baka mamaya napapanood ka. Alam mo yan. Kuruting ka nun. Sige. Huwag niyo kong simulan. Magkakaroon tayo ng kaaway. Pilot episode, may kaaway na. Baka hindi na kami masundan. Oh. Sayang naman yung mga... Ano ba naman yan? Naimbitahan namin ngayong araw na to. Tapos last episode na pala namin to. Unang pasok pala, controversial na agad. baka may gusto kayong itanong kay Sir Parc. Wait, ba't sa akin? Baka may gusto kayong itanong, baka mamaya. De, medyo... Kung wala silang tanong, hindi, ikaw magtanong muna. Tapos sundan na lang natin. Yes, siguro medyo serious tayo ng konti. Hindi, medyo serious tayo. Alam naman natin Parc, na nagsimula ka ng photography, lahat ng field pinasok mo. Weddings, landscapes. Yeah, I did, guys. Sandali lang. Yep, I did weddings. I did that. Yung mga earlier part of my career. Yeah, I did wedding. Yeah. Pero hindi kaya ng katawan ko. Yun lang. Yun. Actually, lahat naman yata ng field pinasok mo. Pero bakit portraits talaga yung pinaka nagustuhan mo? Doon ka talaga nakilala sa portraits. Paano siya yung parang lumabas talaga sa iyo na yun ang napili mo, parang ganon? Okay, let's ano muna, sinabi, since you mentioned na halos lahat ng genre try, I did that. So yun rin, I would like to advise rin yung mga baguhan, lalo na yung mga nagsa-start. You have to try everything. You don't concentrate on just one genre. Kasi mas maganda, you have to check whether saan mas malakas yung mata mo or mas mabilis mo makita yung magandang type ng photography. So I try shooting landscape. Yeah, I did landscape. I try macro, night shot. Actually, everything except for underwater photography. Yan. Yeah, yun lang. I know how to swim. Yung nga lang, mahilig ako, madaldal ako, mahirap magsalita sa ilalim ng tubig eh. Diba? Mahirap eh. So, took me a while. When I started, ilang year? A year? A year?
a year or two before doon talaga nahilig ako sa portraits. And one of the influence na-inspire ako is kasi halos magkakasabay kami ni Sir Manny. Manny Librodo is one of my inspire. Yan yung mga nag-inspire sa akin why I started portraits when I saw his work. Sabi ko, I wanna do this. Yun yung unang-una na ano eh. Tapos nandiyan na rin sila Borge kasi si Borge naman he does portrait pero hubad eh. So, medyo matindi pa pero, sabi mo okay naman, nahilig rin. So, yun, tinry ko yan. So, until I realized na my calling or talagang mas comfortable ako on shooting yung mga environmental portrait type of shoot. Yun yung mga, so, yun yung mga nabaksakan kong genre. Okay. Yun palang history mo kung bakit si portraits. Dito rin pala si Sir Papi Oka. Good evening po. Shout out to Mama Michelle. Hello, Mami. Hi, shout out, Ma'am. Hello po. Ayoko na tanong mo. Ayoko. Ma'am, mamaya pa yung mga tanong nila. Ba't naglabasan to mga to? Hindi naman kayo nagpo-post. Hindi naman nagpo-post sa wall ko to mga to. Ba't biglang naglabasan? Nagulat niya ako sa mga invitation mo. And then sila. Hindi ko nga tinag yung mga yan eh kasi alam ko magulo eh. Ayan na. Mamaya, iiponin natin yung mga questions. Guys, if you have questions pala kay Sir Park, comment lang. Panay ako? Ikaw kaya talungin nila? Kaya nga co-host ka eh. Hindi ka naman host eh, di ba? Wala naman sila kita. Ano yung tatanong nila sa akin? Oh, sige, tanong natin ha. Okay guys, anong tanong nyo kay Rommmel? wala silang tanong. Wala. Ay, ayan, ayan, ang ganda yung basahin mo yung keyboard. That's a good one. Di po ba nag-shoot din kayo ng mga artista sa ABS-CBN at may bit kayo na electric fan? Sponsor po ba ang Asahi doon? Pag-iisagot pala yun. I remember that story. We have a project with ABS-CBN. I think that's Lastic Man. So we have to do a profile shot saka para sa mga nila marketing nila ads. Now, Borja and I are the ones shooting that. Now, may kasama kami na kailangan mag na may dalang Asahi electric fan. Talagang lalakad siya sa ABS. Shit, ang pangalan niya. Borja, I forget the name. Pero wala na siya dito sa Manila. He's one of my first organizer, actually. And, this is bad. The name. I'm bad with names. Nakalimutan mo ng pangalan. Oh, yeah. I'm bad with names. Oh, si Ma'am Georgette. Hello, Ma'am Georgette. Hi, hello, Ma'am Georgette. Hello. See you soon po pagbalik namin dyan sa Taiwan. Ma'am Michelle, kahit hold sab, ayoko. Marami silang bala sa iyo. Marami silang balang itatanong sa iyo. Ako napulutan ngayong gabi. Oo, sabi ko naman kasi sa iyo. Sana tapos na. Isa kalate ko. We started early, right? We started early, so we have to finish by 10. Okay na yan. Mm-mm. So mga naman tayo nag-start medyo early. Kasi nga parang may technical difficulty pa ng mga una. Pero now we know. Ayan. At least this is life. So lahat ng kapal pa ka pwede mangyari. Ayun, so then what other things na... Yeah, ayun, go ka. Scene po. Sir Adrian, yes, good evening po. Si Sir Troy. Maraming fans. Ay, kasamahan ko rin yan. Madaming kwento. Madaming yan. Pops, naglalabasa yung mga kaibigan ko. May mga kwento. Mismo. Nagugulat sila na, uy, magkakilala pala kayo. Ano lang, may tanong si Dexter. Totoo ba na nakashoot kayo ng dolphin sa Manila Bay? Fine. Fine. I'll address that dolphin. Okay. Okay guys, sige. So sa mga hindi nakakaalam ng storya ng dolphin na yan, sige. Kasi ilan lang naman may alam. Well, marami. During the time na wala pang mga Facebook or Twitter or Instagram, we have the forums. So we have Pinoy DVD and DPP. Now, so I was known as a parang I create things.
pagdating sa photography. So I love creating digital art. So one of my thing is playing around with the mind of my audience. Gusto ko kasi nilalaro na nagugulat sila. Okay? So ganun ang ginagawa ko. So I normally have stock photos of everything. So during the time na kasipagan ko pang photography, I normally go out, drive around the metro or outside the metro, shoot out. And one of my favorite spot would be Manila Bay. No, Manila Bay. Sunset. Lagi panalo. Now, when I try shooting the sunset there, sabi ko, oh, maganda to. May gagawin ako. Tamang-tama lang. Ang nasa utak ko was Free Willy. Okay? Free Willy. Free Willy. So, you know, Free Willy, it's a shark. A whale shark, di ba? Or orca. Anyway. Pero sabi ko, di naman bagay yung lagay ko doon. So, sabi ko, what if lagyan ko ng dolphin yung Manila Bay? Na eksakto yung araw, nandun palubog, may tumalon sa ibabaw ng araw. So, ang ganda naman ang pagkagawa ko. Ang problema, mali yung pinagpostan kong lugar. Pinost ko sa Pinoy photography. Okay naman. So, everyone's natuwa. Now, ito na. Post na ako sa DPP. I think it was DPP. It was around 6 o'clock in the mga hapon na yun eh, 6 nga. Pinost ko noon. Then I was kasi every time I post something na I create na not so it's not real, it's digitally enhanced or manipulated. Normally, makikita mo ang sinasabi ko, welcome to my world. Mundo ko. Basically, mundo ko 'yon. So hindi nyo mundo ko 'yon. So nilagay ko 'yon. Then, all of a sudden, iniwanan ko na. Okay lang. When I went back around, sabihin 8 or 9 o'clock in the evening, nagulat ako, yung forum na yan, from one page, naging 35 pages na. Yung pala, may nag-aaway na. To the point na, kasi may nag-post, parang sinabi, Park, sinungaling ka. You're a deceiver. Wala naman dolphin sa Manila Bay. Ay, pambihira naman. Wala naman akong sinabing meron eh. Pinapakita ko lang yung mundo ko. So, yun. So syempre, may mga kaibigan ako na pinagtanggol ako. So, hanggang to the point na naghamunan na ng suntukan. Hanggang ganun ang kawild yung forum. Ang nakakatawa, yung isa naghahamon ng suntukan, yung isa nandito sa Manila, yung isa nasa New York. So, ang hirap magsuntukan yung dalawang yun. Pero sila yung away ng away. So, kudos to JP Sarmenta. Siya yung isa sa mga tigapagtanggol ko that time. So, yun yung story. At, after that, na-trauma na ako talaga mag-post ng anything about dolphin. I tried to hide that issue. Ang maganda doon, after a week or two, it was published in Manila Bulletin, I guess. Picture Perfect ba? It was published. Kaya nakakatawa. So, when I was starting, lalo na on my field, kasi I create mga ganyan digital art. So, ang hirap, during my time, masyadong conservative yung market. So, anything you play or present, parang bang, sagrado or kasalanan. Kaya, on my part, talagang trauma ako. May times na nag-iisip muna ako bago ako mag-post. Buti dolphin pa lang yan. Paano yung mga moon mo dyan, no? Hindi. Ulitin ko lang. Pili kayo. Ano mas madali? Gamitin yung tinuro ko. Mag-shoot kayo ng moon. Nang ilang kahit sa umaga, pwede natin gawin yung moon eh. Huwag na natin pa. Malalaman naman nila yon if yung mga students mo, alam nila mag-shoot ng moon. Yan, alam na alam nila yung moon. Kudos to my beautiful daughter. Nice to drop by here, Nicole Cruz. Sana hindi na maga ang mukha mo. At toothbrush ka paminsan-minsan, anak. Si color team ng 300. Ah, yes. Si Sir Troy. Si Romel, ano ba mga tanong naman ni Romel? Ano toothpaste? Ang gamit Pero totoo yan. Kami ni Lamaki, we've been chatting with you for quite some time now. Lagi namin napapansin, sobrang kintab ng ngipin mo ngayon, Romel. Oh. Anong sikreto mo nga? So tama nga si Romel, ano baga? Nagbi-bleach. Wala sa sobra bang kabatuhan mo, nagbi-bleach ka na ng ngipin? Wala
anong ginagawa? Tanungin natin si Franco. Wala yan. Natural yan. Natural yan. Laki ngiti na. Ngiti nga. Ngiti. Bigyan mo ang ngiti. Siyempre, laki tayo nagtututbrush ng ngipin. Ganyan. Kaya ganun. Don't forget to brush your teeth, guys. Teeth. Linawin mo ha. Iba yung pagkarinig ko eh. Don't brush your teeth. Hindi, wag yun. Iba yun. Iba yun. Ako, wag yan. Mga MTRCB tayo yan. Ay, yung pala si Nicole. Hi, Nicole. Good evening. Ayun. Then, guys, may mga questions pa ba tayo kay Sir Parc before? Ba't puro sa akin? Oh, na-mention niya yung 300. Ito, okay. Ito yung nakakatawa yung color theme ng 300. Kasi when I was playing around with colors during that time, wala pa yung 300. But I love playing with that color already. Kaya when the 300 movie went out, nakarelate ako. Talaga sabi ko, astig yung kulay na yun. Ganda, galing. Mm-hmm. So, hindi ko, nagulat naman ako. Sabi naman tao, di ba yan ganyan yung kulay nila? So, I went back to my old work. Sabi ko nga, ito yung mga kulay na nilalaro ko. So, kaya one of my favorite movie really in terms of color is 300. Galing nung ano. Yeah. So, most likely regarding with the color grading, itatakal siguro namin siya. Ituturo namin siya Rommmel, sa paki-shoutout ang try to shoutout para kay BJ Coelho sa Tiga LA. Hello, sir, BJ. Islang mo yan. Hindi ka maintindihan pag hindi ka nakaslang dyan. Yeah. Oh, no. Hi, yeah. Sir BJ from LA. Hello, sir. Good evening. How may I help you, sir? Call center na call center ah, mga ina-apply. Yeah, kailangan nating mag-practice ng mga ganyan ako. Shout out sa Cebu, si Giovanni. Hi. Hi, yes. Sir Giovanni, hello. Yeah. Kay Kuya Mansky, hello. Shout out sa mga taga Taiwan diyan. Salamat sa suporta. Grabe ang taga mga Taiwan, no. Oo. Talaga no. Sa halikan, magaling. Online, magaling. Huwag ganun. Huwag ganun, pero... Ano ba yun? Hindi ko... Ay, tayo dyan. Huwag ganun. Okay. Baka sumabit si Sir Martz dyan. Eh. Baka sumabit. Hindi, wala. Bakit siya ba yung may kahalikan? Hindi siya. Okay. Naku-curious na tuloy yung mga ibang hindi tinga Taiwan. Uy. May trend. Ano lang. May bubwit lang. May nakapagsabi lang na may ano. May trending sa Taiwan. Yun lang. Medyo madalas kasi si Mart, doon kasi kami lagi pinapakain ni Mart noong nasa Taiwan kami. Yun. Kaya hindi namin makakalimutan yung location na yun. At si Timothy. Parang pamilyar to ah. Pero Paps, si Timothy. Ah, hi Team Paps. Sir Team, salamat sa pag-accommodate mo sa amin. No? Nandun kami. Akala ko talaga sa ako matutulog sa terrace na talaga. Medyo iiyak na ako. Ay, Billy. Hello, Sir Billy. Hindi na nagpakita sa atin. Okay. Sana safe kayo dyan. Medyo nandyan ang epicenter ng COVID ngayon. So, ingat-ingat lang dyan, guys. Ganon. Tapos, then, sino pa ba? Sila Sir George. Medyo madaming taga-Taiwan ngayon na nanonood. Maraming salamat po sa support nyo. So, may nag-request second episode daw si Dennis Belen. Pwedeng-pwede. Pwedeng-pwede pero, si Pops, ano, itataas natin yung rating. Yan, hindi tayo pwede. PG-13, Pops. Dennis Belen. Pops, ano yan? Kilala mo si George Tregan? Yan. Parang ganun na yan eh. Pops, almost umaabot siya dyan. Kaya, George Tregan. George Tregan yan. Medyo sa ibang level si Sir Dennis. Yan. Ayun, so, ano pa ba mga questions? Any other wala questions? Wala na, puro kalokohan lang ang nababasa ko dito eh. Pero guys, salamat sa support nyo. So, most likely, this is the pilot episode nga pala.
Now, yung mga this nakita is, yeah. natin. Mm-hmm. We'll probably do this once in a while. Now, guys, if you have any, if you want any topics you want us to cover or discuss, so we could do that. But we could do the proper research. Or if you want us to invite people na pwede namin yes. intervene, igagangbang namin dalawa dito. So yun na lang yung term namin. Hot seat natin. Sabihan nyo na sino. Lagay post nyo lang dito at cause we'll try to invite them kung papayag sila at bago masira. Yes. Marami tayong pwedeng invite. Actually, may mga naka-line up na. So, siguro, baka ituloy natin itong kay Sir Borge, no? Medyo magandang usapan yung kay Sir Borge. Kasi, madaming hindi nakakaalam eh, na you and Borge is tandem nyo dati. Yeah, wait. We'll see, Paul. Paul Lazaro, I think it's a Facebook thing. Kasi right now, I'm streaming at 720p na at 400kbps. So okay siya. Eh. So I guess ang problem na sa side na ng ano, audio wise, that's good. At least mabuo yung clear yung audio, pero yung ano, yung video daw, it's a little bit pixelized daw. So I guess yung problem is with Facebook already. Yep. Sir Sir George, paano pala kayo nag-meet? Kami ni Sir Parc, paano ka namin nag-meet? Ah, okay. Oh. I think ako pwede magkwento nun. Kasi, all right. What year is that, Rommmel? 2013 yon. Okay, 2013. My organizer was, I think, Marvin, right? Marvin. Yeah, okay, Marvin. So, it was Marvin who's running the show. Then you are just one of hindi sa proper workshop ka nag-join eh, nag-join ka lang sa shoot first eh, di ba? May shoot yata sa Manila. Sa workflow ako una nag-shoot. Ah, okay, sa workflow. Okay. Accident workshop siya na nagkaroon ng bagyo. Dapat tatlo kayong tandem ni Sir Ricky, ikaw. The si Black Sir Project. Paul. The Black Project. Yeah. Pasarang second Black Project yata siya. Kasi hindi siya natuloy due to weather. Hmm. So, na-transition siya into workflow. Then, that's the time na nakasali ako. Ganon. Doon kami muna nag-meet ni Sir Parc. Tapos, sabi si Rommmel, I think he attended four times already? Three times. Yes. Three times. Imagine nyo, tatlong beses nagbayad, wala pa rin natutunan. Guys, kung tipong na ano, kung gusto ko lang kumita, talagang ano, hayaan ko talagang magbayad pa na magbayad, pero naawa na talaga ako, talaga napagkaitan ho talaga yung tao eh. So, talagang kinuha ko na lang as part of my team para at least every day, every time magturo, kasama kita, naririnig mo ako, kung hindi ka pa ba matuto, ayun, you know. Yes. Actually kasi self ano ako talaga sa photography. Talagang gusto ko lang mag-shoot. However, syempre, habang nagsisimula ka, kailangan mo talaga ng guidance. And the good thing, na-meet ko talaga si Sir Parc. Medyo na-guide ako ng maigi talaga. Natuwa ako. Kaya paulit-ulit din ako sumali. Ganon. Kasi ang hirap mag-setup pag isa, honestly. Mahirap mag-setup ng sariling shoot. Kasi pag sumali ka ng workshop, may setup na, mag-shoot ka na lang, di ba? Parang ganun. So, ayun. May humahabol sa'yo, 3 times na rin daw siya. Di, at least nakikita ko yung sa mga output mo, maganda naman eh. Ikaw naman sir, alam ko naman kasi yung reason kung bakit ka sumasali lagi. Ano to eh, ito ko, ayan, nagpapansin ka tuloy sa akin ngayon, naisip ko. Ito yung parang ano, yung pinagbiyak na pakwan ni, yan yung other half ni Rommmel Cruz eh. Mapagmahal yan eh, di ba? So, from north to south, bumabiyahe yan. Mm-hmm. Para lang makasali ng workshop. Ganun katindi yan. Ganun katindi. Iba talaga pag nagmahal. Ano? Uy, yes. Ang aking kumpare from Dubai, Alberto Crisostomo. Nice to see you here. Hi, hello po, sir. Hello good, po. Good I think evening. It's good morning there. Good morning in Dubai. Yun. Tapos ano pa ba? Kanilang mga question.
Yung mga question ni Rommmel, anong sabon daw ang ginagamit ko? Huwag ganun. Pero sikletong malupit yan. Sikletong malupit. Huwag ganun. Pare, ako nakita ko yan. Ajax. Hindi na ba? Medyo light mo naman ng konti. Huwag Ajax. Huwag Ajax. Find joy. Ay! Medyo meron tayong nakalimutan. Ano Hi, po? Hi, Sir Ricky Ladja. Good evening. Good evening, yun, sir. No? Salamat, sir. At salamat. Akin. Ano yan? Let's do the Ricky Ladja the pose. Alam mo? Then, sir, Boss Ricky, nice to see you here. Thanks for the support. Salamat, Sir Ricky. Sensya na. Medyo. Puro kalokohan mo na to. This is our pilot episode. So we don't have a theme yet. We're just talking and ano, yun lang. So, most likely, invite din natin si Sir Ricky. Nako, syempre, baka maulit yung Black Project. Yung mga inaantabayanan eh. Shout out to my good friend, Don Jose Rommmel Davis. Si Sir Don. Isa sa mga kaibigan kong mahaba mga pangalan. Ayan, Don Jose Rommmel Davis. Yes. Don. May question si Sir Joe. Anong question ni Sir Joe? Ay, recommend topic po, Pops Rommmel. Tips sa wedding photography. Okay. Yes, again. Go. So, from wedding photography, actually, ang tip lang na maibibigay ko sa iyo regarding with the wedding. Sandali lang, kasi linawin mo yung tip mo muna. Ano ba yung tip? Starting ba? Or ano? Starting sa or starting, ongoing? Sa starting. Linawin mo. Sa starting, first, kailangan kasi talaga mag-invest ng lens. Yung una kong in-invest na lens is yung 50mm kasi most Canon of the Nikon. Range. Canon, regardless, kahit Canon or Nikon or Sony, basta kung ano yung body mo, 50mm ang i-invest mo kasi all of the range pwede mo nang makuha dyan. Then kung nagsushoot ka na, on the act of shooting ka na, mas magandang i-shoot mo yung mga natural reactions ng tao kasi it means na nagkakaroon ng connection yun do sa mga taong tinitingnan yung photo mo. Mas magandang mag-shoot yung mga natural na pagtawa, natural na pag-iyak, then yung mga natural na yakapan ng mga kamag-anak. Yun ang mas magandang i-shoot for me. Yun. Ang haba ng sinabi mo, para wala ko naintindihan. Yun. Sino pa ba ang meron dito mga question? Si Sir Hi, Paul Kumar. Nice to see you, brother. Si Sir Paul, what would you advise to the people who are trying to create their own editing style? I tend to experiment depending on the shot I made. Do I need to have Do you need a peg or a guide to recreate the shot, or do you just base it on photo as inspiration, then make it your own spin on it? Normally, yun, I guess ang same rin ang approach na peg rin, eh, no? Tayo, no? Yes, oo. Same, pareho lang approach natin, Mel, eh. Whether it's for a fun shoot or whether it's a wedding shoot, we still have pegs. So, meron mga inspirational photo. We normally get sample photos online, on the magazine. Doon ka kukuha ng ideas eh. Now, the only tip na lang siguro I could give you, if you gonna, let's say, imitate or try to recreate something you saw online or in a magazine, lagyan mo naman ng konting twist. Ibahin mo naman konti. Yes. Para hindi naman literal na parang copycat, di ba? Parang, kunyari, may sinut ka na nakataas ka, ilagyan mo na ng paso. So, pang ang ano lang dyan, before you shoot, kailangan ready ka na eh. Dapat ginawa mo na siyang assignment na, okay, ito yung output ko. So, dapat pag nagsushoot ako, ito ang maging output na lumabas. Ganon. Kasi kung nasa shoot, doon ka palang mag-iisip, medyo magra-rumble yung magiging output mo. Medyo hindi siya ganong magiging maganda. For me, ganon lang yung ano ko doon. Ganon ang take ko doon, Sir Paul. So, ayun. Yun ang sa akin. Ang galing nun. Na-inspire ako doon.
Huwag ganun. Ayun lang kasi, ako, yun lang din naman ang tinuro mo sa akin na before you go to shoot, you need to research first. Parang ganun. Yun naman din lagi ang ginagawa natin eh. Kahit mga project-based or corporate shoots, talagang we find time to research ba before going to the actual shoot, di ba? Parang ganun. Paps, what is PEG in photography? Sagutin mo yan. Ah, what is PEG in photography? Yun lang. Yung PEG, siguro para siyang guide. Guide mo siya. Na parang sample picture ba? Parang ganun. Na may nakita ka sa online. Ah, okay. Gagayahin ko tong shoot na to. Dapat ganito ang maging output ko. Parang ganun. Yun po. Ganun so it's, sa Sir it's more of a kodigo. Tama? Yes, parang ganun. Parang kodigo po. Ganun po siya. Ay, maraming pong salamat, Sir Paul. I hope medyo maganda thanks, Sir yung Paul. Sinugot namin. Maraming salamat and thanks again for asking questions here. Ay, si Sir Manuelito Santos from Angono, Rizal to. Sir, good evening po. Good evening, Sir. Marami ayun. Kang ano, may fan base kang ano, bit-bit ha. Hindi. Mga galing din sa iyo yan. Fan base. Wala tayong fan base. Ako. Binabasa ko na nga lang yung question. Hindi ko pa makitang maigi. Tingnan mo, kahit si Dennis Belen na hindi photography, na nagalingan sa advice mo. Imagine mo, kahit hindi photographer, nagalingan sa'yo. Ganun ka ka-idol. Diba? Oh my God, hindi ka talaga. Sige, alis na ako. Ikaw lang. Hindi, walang ganun. Ayun, so guys, baka may mga questions pa kayo. Babato mo Sir na naman. Sir EJ, baka may question ka, Sir EJ. Na-miss na kasi namin. EJ, baka may question gusto, ka. Gusto magtanong, sigurado ka. Basta sigurado yun pa yung handa kang, handa mong tanggapin yung sagot ko. Sir EJ, shout out po kay Sir EJ. Magtanong ka po. Paps. shout out to Michael Lim. Okay, one of my sponsor, hello, Michael Lim. He's the one who sponsored me this mic. Guys, so if you need any Rode or any music equipments or audio equipments, lighting, Michael Lim is the go best. To Sir Michael Lim. So, basta as long as hindi siya naglalaro ng ML. Kanyang ML. Kasi hindi ka papansinin yan. Ayun, si Sir Dennis. Pwede na daw ulit kumuha ng cake sa kanila. Naku po, napakahirap kumuha ng cake kila Sir Dennis. Sobrang higpet ng security. Sige. Ikwento mo kay Dennis ang yung experience sa pag-pick up ng simpleng cake sa kanya. Naku po. Bago ka makapasok sa village ni Sir Dennis, ang daming tanong sa'yo ng security. hindi pa matatapos yun. Tatawagan niya pa yung kumuhalan mo. Hindi, ito masama. Palapit ka pa lang, na-judge ka na ng guard. Mismo. Sir, saan ka pupunta? Hindi ka taga dito ah. Ay, hello Sir Rai. Rai. Good evening po. Kay Sir Joel Agkawili. Yes. Yeah. Hello po. Good evening, guys. Ayun po. So, maraming humahabol ah. Pasaralo. Oh, 30 minutes. Okay na. Sige na. 30 minutes na lang po tayo para sa aming pilot episode. Oh, huwag nyo naman kaming gawing tiga patawa lang nyo at may matutulog rin o kami. Yun po. So, siguro for the next episode, let's invite like other photographers or some influencers din siguro para ma-inspire din natin siguro. Influencer. Let's invite people from other brands. Oh, yeah. Let's invite people from that. Yes. Yeah. Gagawin natin yon. Like gagawin Kodak. Yan. Kodak, ano pa ba? Agfa. Minolta. Yung mga ganon.
Okay? Yan. Mag-i-invite mo tayo ng other brands. Okay. Agfa, Kodak, Minolta, yan. Ayan, halap tayo. Halap tayo ng mga tayo. Minolta Pro. Ayan, yung mga... Yan, yan. Halap po tayo. So, project mo yan, ha? Project natin yan. Sir EJ, shoutout po. Nasaan ka na po? Nawawala ka bigla. Oo. Tinatanong ni Dennis Pilar, what happened daw to you doon sa security guard? Hindi, may mga questions lang naman. Tapos, iba kasi yung ID na pinakita ko talaga. Yun talaga ang ano doon. Di ba nakita mo naman yung ano ko? Yung, guys, nakita mo naman ito, yung driver's license. Okay. Diba? Sa mga nagtataka, ano yung bakit nabanggit niya kakaiba yung driver? Kasi ho, normally, ang license ko kasi, di ba picture? Di ba picture normally ang nakalagay doon? Si Rommmel ho, ewan ko, napagtripan ho siguro sa LTO. Ang itsura ng photo niya, literal ho, i-describe ko na sa inyo para ano, ang itsura ng photo niya sa lisensya mukhang thumbprint. So walang mukha. So, dalong kaitim, parang hindi na inilawan talaga siya. So imagine nyo si Rommmel, hindi nyo na inilawan, sinuot nyo pa, tapos ginawa nyo pang black and white. Kaya ganun. So nagtataka sila parang pakita mo lang. Ay hindi, wag na natin ipakita 'yon. Ay may picture ako, sige. Ako na lang magpo-post. Wag mo nang ipakita, wag naman ganun. Uy, medyo nagsalita si Sir EJ, Minolta Pro. Ayun. Sir EJ, maghahanap kami ng Minolta Pro. Shoutout lang ako ulit sa akin sponsor. Sana next episode meron na akong shock mount para wish 107.5. Yes! Hello! Sana magkatotoo na. Sir, invite some models para marinig din namin ang sides nila. Actually, yun yung nga plano namin to invite model. Pero mga male models lang ako pwede namin invite. Okay. So models, pwede tayong mag-invite. Wala pong problema. Let's see. Tingnan natin. Dennis, sino bang specific model gusto mong invite natin? Tingnan natin. Baka kaya ng power sa... Uy, ang aking idol, Arian Marcos from Dubai. One of the ang mga magagaling na photographers sa Dubai yan, brother. Arian Marcos. Now, uy, Tito Arnold Manalang. Nice to see you, sir. Hello, yes. Hello po. Good evening. Yun, so ang dami na nating actually na nakukuha mga suggestions. Kinakabahan ka pa rin, Rommmel? Nag-i-enjoy ako. So far, ang dami na nating mga naka-line up na. Uy, si Sir Ryan Tablante. Join the group. Hello, Sir Ryan. Yun, no? Sir Ryan, any construction, something... Parang si Sir Ryan, yan ang kanyang nature of business. Sir Ryan, anything na may sira sa bahay nyo, kahit basta may sira. Hindi na may sira sa bahay. I realize I was online. Kaya hindi ko lalang itutuloy. So kahit anong may sira sa bahay nyo, si Ryan ang iyong tawagan. Si Sir Ryan. So, kasi parang more on construction si Sir Ryan. So, you can pag kailangan contact niya ng, him. Kailangan niyo ng nicho, kailangan niyo ng yung, siya yung expert yan. Then, syempre, huwag natin kakalimutan si Sir Franco. Franco, isa sa mga magagaling na dentista. Maganda, oo. Siya lang yung dentista na mahilig sa sexy, ano. Sexy shooter. Dentista ka pero sexy shooter. Artist. So, artist. Yeah, the text daw mga idol. Ryan, thanks again for your help today. For sending. See, no shake. Yan. Hello, Dan. Other questions, guys? Baka meron pa since 30 minutes na lang yata tayo. Huwag mo ka magpadali. Matatapos tayo ng kusa. Medyo pinakabad ako sa mga questions. Gumigising na kasi yung mga, gumigising na yung mga hindi magagandang, kaibigan mo, no? Baka mamaya, biglang mapa-question ng ano. Dennis, hindi mansyon. Kubo lang po. Kubo ni Parc po.
kubo lang dun sa garden. Tama yun. Tama yun, Sir Dennis. Kubo lang dun sa garden ni Sir Park. Ganyan. Loko kayo ah. Delayed sa akin yung chat eh. Napapagkaisaan ako. Anyway, yun. Ano pa ba? Guys, again, yun. If you have any topics in mind you want us to discuss, kasi this is gonna be part of our normal thing. We'll be doing this episode, this chit-chat thing. We don't have a name yet what we're gonna call this, because it's not really the workshop group, kasi you're not even learning here. Obviously, puro kalokohan dito. Pero partly, guys, ito yun eh. Ito yung motto lagi ng grupo namin eh. Ever since, if you have attended my workshop or attended our workshop, you know us, pagdating sa pagturo, we try to make it fun. So, ganito. So, what you see is what you get. Ito yung kami. Ganito. This is how we do our workshop. It's fun. Now, tignan natin kung magagawin natin educational to. So, yun nga, part of the plan is to invite other guests to talk about tips and tricks and probably kung mga kalokohan rin, pero at least meron silang maisi-share. We will try to make it a little bit light. Para hindi naman masyadong seryoso, mahirap nang langawin. Baka makuha tayo ng 9 viewers eh. Yan. Huwag naman sana ganun. Ay, medyo may mahirap na tanong dito. May mahirap. From Dison, Madreg Relaho. Mga sirs, ano ang nagtulak sa inyo na maging professional photographer? I think I'll answer first. Ako muna ha. Sige. I'm actually not a professional photographer. I'm a hobbyist. So, kasi photography is not my main bread and butter. It's not my work. It's more of an outlet. So, it's more of talagang hobby sa akin. Now, the professional thing, which is, I was considered considered. So, professional talaga. More on the teaching side, yun yung ano ko. Yun yung naging profession ko. Naging pro ako doon. Kasi, doon na rin kasi naging parang kahit paano kumita, and it helps with the hobby, it pays for the hobby. Now, pero in terms of being professional, si Rommmel ang dapat tanungin, since siya kasi ang talagang ginawang hanap buhay niya. So Rommmel, take over. Siguro sa pagiging professional photographer, na-achieve ko siya nung time na nag-shoot na ako ng wedding. Kasi meron ng in-exchange of the service. Then, syempre, hindi naman laging dapat na in-exchange with the service. So, being a professional photographer is yung... Nabubulol ka na, bro. Medyo nabubulol. Tagalog yan, bro. Ako ng konti. Professional? Hindi, yung parang... kasi para sa akin, yung pagiging professional photographer, dapat, you follow the ethics, the attitude. Dapat laging nandun pa rin. Hindi pa pwedeng na, may mga nasasagasaan kang tao sa pagiging photographer mo. Magganyan. Kunyari, may rules sa isa certain location. However, gusto mo mag-shoot doon. Hindi naman pa pwedeng basta-basta ganun. So, you need to ask permission. Yan. Parang yun ang pagiging professional photographer sa akin. Okay. Mel, I have to answer this. This is from JM. ICAG. Yes. Okay, Park. Parang late night show ba to? The PG-18? Actually, really, we really have no idea what this is. So, I think we're going to that path na magiging parang talk show, night show thing, na we talk thing under the sun nga, sabi nga ni Rommmel. So, we're not sure yet. But since this is Facebook and this is live and this is public, mahirap maging so let's see. I really have no idea. So this is more our pilot, and this is more of a trial thing. We're getting the hang of it. Mukhang enjoy naman. Rommmel, all of a sudden, bago kasi mag-online, nag-uminom na ng isang katutak na beer na yan. Nakita ko yan eh. So, ang tagal namin nag-test, inintay namin yung oras na magla-live na kami. Imagine nyo, 30 minutes before live show, biglang nagloko yung mga sistema namin.
Yeah, yes, Don Romulo Davis. Yes, you could consider me as a professional hobbyist that doesn't earn anything. Sister Rommmel Cruz naman, ako naman. Ikaw pa rin talaga ang lodi ko. Huwag ka mag-alala, Rommmel, kasi once we invited you here, we'll be asking you things like, I'll give you one of the question. Rommmel Cruz, pag ikaw nagsushoot ng sexy, paano mo naiiwasan na hindi mahulog sa model mo? Yun. Ayun. Iniintay ko talaga na ma-invite natin ito sa Rommmel Cruz. Yung mga ganun. So, huwag ka mag-alala. Talagang ihahanda namin ang mga tanong para sa'yo. Ready kami dyan. So, Rommmel, I hope na pumayag sa aming invitasyon. Rommmel. Kasi sobrang hirap mag-shoot nung ginagawa mo. May nagre-request na. Kung pwede nga makasama na daw si Rommmel Cruz sa show. Sabi ko sa iyo. Ay, si Sir Mark Bitasa. Hello, Sir Mark. Good evening po. Hello, sir. Kamusta po kayo? Yan. Sir Mark. Thanks, Sir JM. One of the wedding photographers din po siya. So, Sir Mark, thank you sa pag-join po. Yun, I guess we also have to invite some wedding photographers kahit hindi mainstream. So just to share. Pero ang gusto kong invite, alam mo, yung wedding photographer or videographer na may tapa at saka adobo na kasama. Yeah. Yun. Kakausapin natin yan. Kakausapin natin. Pare, ito, plug-in na to. Pare, nung nalasahan ko talaga yung Maria Gracia na tapa. Wala. Nawala ako. Hindi ko pa siya nalalasan. Masarap. Chicken pa lang. Brother, masarap. Chicken pa lang ako. Masarap. Mas masarap kung meron akong kinakain ngayon. any orders pala with the Maria Gracias owned by Edgar Cortez ni Mary Grace Cortez. Just PM Rhea de Los Trinos. Isa siya sa mga reseller. So, pwede nyo siyang kontakin. Ganon. Tingnan mo, reseller asawa mo. Tapos hindi mo pa nalalasahan. Ibig sabihin, ayaw ipakain sa'yo ng asawa mo. No? Hindi ko pa nga nalalasahan yung tapay. Aha, shout out to Joselito Gakuma from Qatar. If I'm not mistaken, yes, my brother from Qatar. And isa sa mga mamamatay tao sa online gaming. Yan yung pag gusto mong may papatayin na game. Siya ang gamer. Yan ang hitman mo at hindi ka iiwan sa air niyan. Si Sir Rommmel, wala na daw next episode kasi hindi ka naman na next. Yung pan-third, nandun ka. So sa pan-third, buhay ka ulit. We have at least 15 minutes to go. I have to thank the following first, Rommmel, ha? So guys, I want to thank the following people who really helped me with all my setup. Especially kasi before I went to this thing, I have no idea who should I call it, a podcast, a videocast, or really wala pa akong identity. So I'm just trying to get the niche pa lang. So right now, I want to thank the following people who helped me establish or kumbaga nabuo ko tong system ko. I want to thank Marvin Querido, DJ Cool Carla, Jack Peñalosa, Mike Abbott, Ryan Tablante, Maki Alejandro, Michael Limos, San Jun Music and Lights, Deng Fuentes, and Ziltex for some of the lighting I'm using right now. Si Ziltex, yes, siya yung gamit niyan. So, best ano siya, mura na, maganda pa. Okay. Yeah. JB Music Philippines, Sound Dimension, and Road Mic Philippines. Thank you guys for... Thank you. And then of course, sa mga nanood ng aming pilot episode, makakaasa po kayo sa susunod, we'll try to invite persons with different fields like weddings, portraits, para makausap din natin sila, makapagbigay sila ng mga inspirational talks. Yeah. Ganun po. And syempre sa mga manonood natin ngayon, maraming salamat po sa inyong suporta. I hope hindi po kayo magsawa sa pag-join sa amin. Magsasawa sila sa pagbumukha mo. Pero sa show, hindi. Kaya nga maghahanap na ako ng kapalit ko para maghahanap na ako ng mga bisita. Huwag ka naman ganyan. Ikaw naman. Masyado ka ng mga ano. Uy, si Sir Reynald. From Iloilo. Kabat-bat. Kamusta ka na? yung chick boy ba yan ng Iloilo?
Baka hindi na mag-comment dito yan. No, wala, joke. Just kidding. Ano ba kaya, lambing-lambing lang ho. Namiss na rin namin kayo from Sir EA. Sir Don Jose, hindi ko. Anong, di ba friends na tayo? Ba't i-add kita ulit? Friends na. Oo nga, alam ko friends ko siya. Unless, in-unfriend mo ako, tas ngayon nga. Ngayon. Alam, si Sir Don, si Sir Don kasi ano yan eh, from Godox yan eh. Godox lighting yan. Yeah. Godox. Yan. Don, baka gusto mo magpadala dito ng unboxing. Pwede ko naman i-test dito. Di ba? May lighting naman. So, tingnan natin kung gaganda pa lalo yung ano ko, yung kwarto ko dito. Di mas maganda. Hook me up, brother. Yeah, so sir, Ma'am Nicole, thank you very much po. Thank you guys. Yeah. And really I had fun. At first kabado, pero mukhang pakapala la to, Rommmel. Eto na 'yon. Kakausap na ako ng ating mga susunod na bibisitahin. Alam ko na title ng show natin. Anong ito title natin? Tarzan and Jane. Huwag ganun. Sino kaya ang ating sama? Actually, may mga lineup na ako dito. Kinuha ko sila. So, pag-usapan natin sa ating susunod na episode. Siyempre, hindi natin pakakawalan si Sir Rommmel Cruz. Yan. Hindi natin pakakawalan. Tatanungin natin yan. Wala ka bang ibebenta? Mine. Di ba? Wala yan. Ako, hindi ako pwedeng mag-change background kasi ako ang background eh. Ay. One time, guys. Okay. Ito live ah, guys. You're familiar with Zoom. Right now, we're using Zoom na basta inayos lang namin. We're tweaking Zoom right now. So, di ba alam nyo yung Zoom, di ba may virtual background that it was designed to change your background para maiba yung itsura. Now, may magic. May papakita ko sa inyo magic. Rommmel, hit the virtual background. Tignan mo lang. Gusto ko lang makita nila anong effect ng virtual background sa'yo. Ayan ho. Nakita nyo? Yan ang virtual background ni Rommmel. Virtual background? Ako ginawang background ni Zoom. Siya yung inalis ni Zoom. Inalis ako ni Zoom. Ibahin mo yung na ba background? Tignan mo, kahit yung mga damo, baka sakali mag-work. Hindi rin eh. Ayan ho. Kahit ano nga. Kahit anong background niya, hindi nga nagana. Ayun, uy! Si Sir Abe from Bacolod, sir! Good evening po. Uy! Sorry ha. Sir sorry Abe. For my, ano ha. Sorry for my... Ayoko na ituloy. Si, ano yan. Si kumpare na lang. Sabihin ko sana. Si ano, eh. Sir Abe from Iloilo. Kung gusto nyo talagang... Bacolod pala, sir. Kung gusto nyo malaman kung sino si Sir Abe Margegan Tony ng Bacolod. Pumunta kayo sa ruins. Ruins. Nakaukit ang pangalan nito sa bato. Ito maganda yun. Ikwento mo paano niya pinasimplihan tayo. Ikaw tumapos sa story. Ako sisimula. Sige. Abe Mar is one of my organizer and host for Bacolod. So, ang ginawa niya, in-invite. Pinapasyal niya kami. So, one of the area pinasyal niya sa amin, pinagpasyalan is yung ruins. So, everyone knows ruins pagdating sa Bacolod. So, sabi niya, maganda yan, ganyan-ganyan. So, maraming ano dyan. Dito nga, maganda rin eh. So, niyaya tayo sa isang kanto, doon sa isang lugar. So, ang nakita ko lang naman, parang, ano ba siya, monumento lang eh. No, maliit na monumento lang. So, no big deal. Kung baka, okay, mas yung ruins talaga pinunta. So, babe, sabi niya, maganda dito. Yan, dito talaga. Tapos, dito ang view niya. Tapos, dito yung view. Tapos, sige, tuloy mo na, Rommmel. Tapos kaya pala niya kami doon binibit-bit. Yung pangalan niya, nakaukit pala doon sa bato. Pare, so sabi ko, ano siya? Donated by ba? Parang isa sa mga architect. Architect, na no? Architect ng ruins. Pare, ruins. Ruins is ruins. Oo, gantong katindi. Pagkasama. Left the ground. Kaya pagkasama mo si Sir Abe sa Bacolod, hindi ka mapapahamak. Hindi. Literal ho, pagkasama niyo si Abe, gagat Tony, pwede kayong manampal.
yun sa sobrang bangis. Oh, ganun ang mga taong kilala ko lang na nakaukit sa bato. Oh. Yung mga patay na. Pare, ito, ganito katindi yan. Yung asawa nga, namamangga ng kahit sino sa sasakyan eh. Yung mismo. Nangaatras eh. Oh. Oh, nangaatras. Happy Marjay Gantoni. Wala na. Tapos ang usapan. Anyway, they're just kidding. This guy, this couple, Abby Marino, the their organizer, event organizer and architect sa Bacolod. So, Bacolod. So they're nice people. We're just kidding. So yan yung mga ano. Saka soon to be our kumpare and kumare. Yes. No? Yes. Oo. Si Sir Abby Mar, isa sa mga renowned architects talaga sa ano, sa Bacolod. So known architect talaga siya dun sa Bacolod. So, paggagawa natin ng monumento rin siya. No? Iukit na din natin yung pangalan niya doon. Ayun, lalagay ko na yung ano, music natin para patapos na tayo at tinitest ko man. Patapos naman na tayo. I'm not sure if you could hear it. So, listen. So we have a background music already. So, prepared for this. So, kaya nga ano. Yeah. Meron na. Wala pa yung no? Background. Nawala. Bigla nawala. Ang tagal nating sinet up yan. Oo tapos nga, nawala eh. Ngayon eh. Hindi no? Nakasama eh. Weird eh. No? So, anyway. Yeah. So far, ang dami kong mga siguro will try to invite this person sa next episode natin. Sige. You just list down and try to talk them and let's invite them para ano, ganahan niya. So, we'll just, we don't have a specific date when to do the next episode. We'll just announce it like this, ganito. Pero, we'll try to make it better. Pero I think it was a success. Masaya naman. Yeah. Sobrang saya. Maraming salamat po talaga sa mga nanood. Maraming salamat po sa inyo. And I guess may humabol ba? No, may humabol pa si Sir, si Chef, si Sir RJ. Oh, si Chef. Isa ring namamangga sa Taiwan yan eh. Mismo, binangga niya yung ano, yung sasakit. Nagloko yung music. So anyway, we'll work it out. So next time, work it out na lang namin. Yeah. So that's it for our, I guess it's okay na for our final episode. Maraming salamat. Final episode. Dami pa nating iimbitahan. Nandiyan si Sir Borge, Sir Joe, Sir Ricky. Then yung mga request nila if we can invite models. Pero syempre, dadaan muna tayo kay Sir Rommmel Cruz kasi siya ang nakakakilala ng mga models talaga. Mm. Then, wedding photographers, some of them in the influencers siguro, mag-invite din tayo para... Yeah, may music na. Naipasok na. Naayos ko na yung music natin. Yeah. So, ayan po yung music namin. Supposedly, dapat... Kanina pa yan. Ayan na ho, Sir D, saka Sir Don, D, Don. Ayan na ho yung music ko. Okay? Demanding kayo eh. Ayan na pressure tuloy ako doon. Nawala. Si Sir EJ ang iniintay ko, nawala eh. Nawala na takot. Oy, one of my idols of photography, Chi Busquez in the house. Hi, Chi. Hello, sir. Thanks. Hello, Sir Chi. Hello. Pare, if you don't know Chi, Chi is one of the, yep. Yung mga nagsisimula pa lang ako, one of the good photographers. Hi, sir. Fun, hello, sir. Fun good guy. Evening po. Good evening, sir. Si Joshua, yan yung ano, up and coming ano yan eh, no? Porn photographer, no? Ay, hindi. Kaya nababan sa Facebook yan eh. Kaya nababan niya kung ano pinagpipicture niyan eh. Pare, ito, kwento ta. Si Joshua na alala ko. March lockdown. Okay, sana. So, siguro, kalagitnaan na ng March. Pag napansin ko na si Joshua, talagang parang nababato-bato na. Maya-maya, Paps, nagpo-post na ng ano, self-portrait. Una mukha lang eh. Ayan na, sumunod na, wala ng t-shirt. Oh, pambira, ano nangyari sa bata na to? Alam mo, sa sobrang worry ko, pare nag-PM talaga ako kay Joshua.
Dude, I hope you're okay. Everything's okay. Dito lang ako ha. You have a friend. Totoo. Talagang nag-worry ako. Kasi, oops, naguhubad na yung kaibigan natin eh. Kalalaki tao, naguhubad. Ano? Sabi nila ni Gao, budwa. Ang problema, ang budwa, you shoot. Pero hindi mo ibubudwa sarili mo. Iba yun. Self-budwa? Ganun kalupit si Joshua? Uy, si Sir Chi, hello daw, and miss the good old days daw. Chi, yeah, I miss when photography was fun. Yeah, yun yung, that's the thing I miss. Yung na-miss ko yung mga road trip natin to Pagudpod, yung mga ganyan. See, yung mga nakakapunta ko po, nakakapunta ko yung Pagudpod. Pero si Lachi, nilabas mo naman yung mga photo mo na ganun. Wala kaming nasushoot ni Lachi noon, kundi kasarili lang namin. Magulat naman sila, ay, nagsushoot ka pala ng ganito. Ay, hello Sir Jappy. Good evening po. Hello po. Maraming po salamat. Ay, Sir Jappy. At syempre, si Sir EJ, hindi natin EJ pakakawalan to. EJ, GJ, now, ayos ba? Ready ba? Sir EJ, sana next time sana or kung hindi ka namin pwede invite, baka kami, baka gusto mo invite yun rin sa page nyo. Oo nga naman, baka naman mag-promote kami sa page dyan. Kahit wala kaming camera ang dala, okay lang. Ayun, Sir EJ, joking around lang naman. Ayan. Just joking lang. Pero ayan, maraming salamat din po sa support. Maraming salamat. Basta ikaw. Ikaw. Basta ikaw. Basta Sir EJ. Alam mo na yun. We love you. We love you, man. We love you. Yan. Ayun. So, I guess we have to wrap this up. At mukha mo. Guys, wait. Siyempre, kasama na to sa mga don't forget to subscribe here. Here's my address, YouTube. So, YouTube, try to subscribe and hit the bell icon. Para ano, kasi I'll be updating that once in a while since lumalakas na loob ko sa camera. Before, I hate being in front of the camera. I hate hearing my voice now. Wala na choice dahil sa virus na to. Ang daming binago sa buhay natin. Napalive kami ng di oras. Ayun guys, maraming namin hit like, subscribe, and yung bell button para updated kayo sa ayun. So, yun, I guess may humabol pa si Sir Ranch Caranza from Australia. Australia. Hi Ranch. Hi mate. Hello mate. Yes. May tanong siya. Oh, sige. As lang. May nakasagot na which both of you prefer portrait lens? Isa lang sasagutin namin diyan. Yes. Isa lang. Isa lang. It's always the 85mm. 85. Whether it's a 1.8, 1.4 or 1.2 for Canon, it doesn't matter. It's one of the best lens you could use for portrait lens. Portrait. Everything, kahit kasing pangit ni Rommmel, mapapaganda niyo po. Gagwapo ka talaga. That's the best na imagine niyo. Siya ginagawa kong test shoot ang 85. Napapaganda siya. Nagagawa siya ang mukhang tao. Gumagawa po. Nagiging kamukha ko si Jason Statham. 85mm is the best lens for portrait po. Kahit sabihin nila may lumabas na 105, 7200, 85 pa rin kami, sir. So, nag-overtime na tayo. So, guys, alam ko, it's fun. Nagkakain na tayo. But thank you very much for the support and making this night fun and our pilot episode a success. Rommmel, congrats. Yeah, nice job. Congratulations din, Sir Parc. Maraming salamat sa opportunity. Nako, medyo kinabahan talaga ako. Promise. Nako. Guys, and then sa mga manonood, maraming salamat po. To everyone, mga tropa natin sa Taiwan, sa UAE, Dubai, Abu Dhabi, Qatar, Australia. Guys, maraming salamat. Australia, guys, thank you very much. I think we have someone from Hong Kong and Singapore. Guys, thank you very much. We owe you guys. Salamat po. Yeah. Okay po, bye-bye. Maraming salamat, guys. Thank you. Thank you, guys. Bye. Bye. Peace.